Iniit naman ni Manila Mayor Joseph Estrada, hindi sila naglaban o bawi sa pagpapatupad ng bus ban sa Maynila. Ang mga bus daw kasing pinayaga makabiyahe sa Maynila, may mga kondisyong dapat sundin. Kabilang dito, ang pagbababa at pagsasakay ng mga pasahero sa mga itinakdang lugar lamang mula sa Maynila. Nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth! Mel, nandito tayo ngayon sa may bahagi ng Lotto northbound lane ito at kung makikita nyo nga sa aking likuran ay green and go ang mga sasakyan kahit na may tuturing ngayon na rush hour. Malapit tayo, nasa tabi lang natin actually yung park and ride terminal. Isa ito doon sa tinalagang bus stop na pwede lang hintuan ng mga bus na pinayagan ng makabiyahe ng Maynila. Mula kaninang umaga, nasa 166 na mga bus ang natag na o nabigyan ng mga sticker para makapasok sa Maynila. Ayon sa lokal na pamahalaan, pwedeng matag ang mga bus na may prangkisa para bumiyahe sa loob ng Maynila. Tigli 5 hanggang 10 bus lang kada bus company ang papayagan sa lungsod. At yung mga pinayagan may mga reglamentong kailangang sundin. Maaari lang silang magbaba at magsakay sa designated bus stops. Ang mga bus mula Quezon City pagpasok ng Maynila, pwede lang magbaba at magsakay sa UST, Multimodal Terminal sa Mayloton at Luneta. Ang mga galing naman ng South tulad ng mga provincial buses at yung galing ng Makati at Pasay, pwede lang huminto sa UST, Luneta, Quirino sa Taft Avenue at Park and Ride. Bakit kayo nagpalakpakan nung dumating yung bus? Tatagal mo kasi naman nung pila. Kanina pa po kami. Gano'ng katagal? 20-30 minutes na po. Mas okay ma'am kasi... Okay. Medyo, kung sakita namin, medyo duro, makakabalik na konti. Para sa amin, yan na nakapasok. Pero yung mga kasamahan din noon namin na hindi nakakapasok, na nabiyahe din dito sa Loton, medyo kawawa din. May pamilya din ho kasi. Sabi ni Vice Mayor Isko Moreno, dati raw nasa 4,000 bus ang bumabiyahe araw-araw ng Maynila. Ngayon, wala pang 200 ang nabigyan ng stickers para makapasok sa lungsod. Inaasahan daw na patuloy na magiging maluwag ang daloy ng trapiko sa Maynila. Kaya nga raw kailangan ding huminto ng mga bus sa terminal para makontrol ang dami ng mga bus at di sabay-sabay sa kalsada. Interval. So, hindi pagpasok niya sa terminal, i-hold siya ng 5, 10, 15 minutes, saka palalabasin isa-isa. Hindi unlike, hindi katulad nung dati, pagpasok nila sa rotonda, dire-diretso na po lahat yung lahat. Ito na yung sinasabi natin balagbagan, na among themselves, sila mismo nagbabalatubaan. Kumbaga sila mismo nag-aagawan. Giit din ni Mayor Joseph Estrada, di raw sila naglaban o bawi sa patakaran nila sa mga bus. Naging sensitibo lang daw sila sa sentimiento ng publiko. While we're experimenting it, we hear complaints of the other people, which is, I believe, is also we have to address. It's not because we're changing our will, no. It's there. We will pursue that. We will be consistent. Ang susunod na target ng lokal na pamahalaan, mga kolorum na jeep. Posible rin daw na magtakda na lang ng jeepney stops. Magkakaroon din ng kampanya kontra kolorum na tricycle, pedicab at mga kuliglig. Nais din ni Estrada pati uniforme ng mga driver ma-check. Yung mga kolorum ay magbalot-balot na. At yung mga legitimate naman, marami pa may impose na rule sa mga jeepney driver. Hindi sila pwede mag-drive na nakasando lamang. Well, be proper attire. Kaya sa mga tourist natin. Chinelas ba yun? No, eh, lalo na yung chinelas. Baka may alipong apoy pa nila. Ha? Mel, mula nang ipatupad doong isang linggo itong ang bus ban dito sa Maynila, iisa pa lamang yung bus na natikita nila. Kaninang umaga lang yan, isang provincial bus na huminto doon naman sa hindi unloading and loading area. No? At sinasabi naman ng City Hall na flexible naman daw sila. Patuloy nilang pag-aaralan yung sitwasyon kung sakali, kung kulang pa raw ng mga masasakyan, no? Magdadagdag pa sila ng mga bus na bibigyan ng sticker o kaya kung kailangan ay magdadagdag naman sila ng bus stops. Mel? Oh, so Ruth, kung ang pag-uusapan ay yung pagluwag ng trapiko, ano ha, gradean mo nga, successful, not successful, kaunting successful route.
Mel, kung dito lang sa loob ng Manila, kasi since last week, halos everyday tayo nandito, no? Talaga naman na lumuwag talaga yung daloy ng trapiko doon sa bahagi ng Espanya. Unless yung talagang yung masyado talagang busy, like sobrang umaga, no? Like kaninang umaga, medyo traffic dyan. At yung dati na rin nating napansin na problema, yung nagta-traffic doon sa boundary ng kalapit syudad, tulad nga dyan sa may Welcome Rotonda at yung papasok dito sa may Vito Cruz doon sa may bahagi ng Pasay at Makati, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.